Naranasan mo na ba yung constant na pakiramdam ng kaligayahan kasama ang isang taong sobrang ka-vibes mo? Ito ang nararamdaman ng mga ilan sa paligid ng mga introvert na tao. Sa kabila ng kanilang katahimikan, hindi maiwasan ng mga tao na makaramdam ng kagalakan sa kanilang presensya. Sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan, bagamat karamihan sa mga introvert ay hindi alam kung paano sila nakakaapekto sa damdamin ng iba, alam nila ang ilan sa kanilang mga aksyon ay maaaring makatraumatize sa iba, ngunit ang ilan ay makakatulong naman sa iba. Ginagawa silang isa sa mga pinakamaimpluensya at makabuluhang karakter sa buhay ng sinuman. Narito ang mga dahilan kung bakit magaan ang buhay kapag kasama mo ang isang introvert na tao. Number 1. Presensya. Sa hustle at bustle ng pang-araw-araw na buhay, ang isang taong may kalmadong pag-uugali ay nagiging isang kanlungan. Ang pagkakaroon ng isang introvert sa iyong circle ay maaaring ilarawan bilang isang bomba ng katahimikan sa kaguluhan ng mundo na agad na nagpapatahimik sa iba. Itong tangible na katahimikan na nagmumula sa kanilang composed na postura, nasusukat ng mga tugon at isang pangkalahatang pakiramdam ng panloob na kapayapaan. Ang kalmadong presensya na to ay may epekto sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ito ay naguudyok ng banayad na pagbabago sa collective energy ng kapaligiran na lumilikha ng isang shared space na payapa at maayos. Ang impluensya ng mga introvert ay maaaring magpakalma ng tensyon at magpaunlad ng isang pakiramdam ng kagalingan. Ang epekto ng kanilang presensya ay higit pa sa mababaw. Ito ay tumutugon sa isang pangunahing pangangailangan ng mga tao para sa mga sandali ng katahimikan sa gitna ng mga bagyo sa buhay. Ito man ay ang banayad na ritmo ng kanilang mga pananalita, ang kanilang hindi naririnig na mga galaw o ang reassuring na katatagan ng kanilang mga tingin, ang mga introvert na individual ay nagtataglay ng magnetic na kalidad na humahatak sa iba sa isang estado ng emotional equilibrium. Number 2. Nakakahawa. Sa kanilang composed na kilos at malalahaning presensya, ang mga introvert ay naglalabas ng positibong enerhiya na nakakahawa. Ito ay isang banayad, ngunit kapansin-pansing puwersa na maaaring baguhin ang pangkalahatang mood ng isang espasyo. Ang positibong aura na to ay nagmumula sa kanilang kalmadong panloob, isang pakiramdam ng kapayapaan na nararamdaman ng iba at nag-aambag sa isang nakabahaging pakiramdam ng kagalingan. Sa gitna ng mga hamon at stress sa buhay na nakakaharap natin, ang isang taong may tahimik at positibong enerhiya ay nagiging isang parang sariwang hangin. Ang kanilang optimismo ay hindi malakas o lantad, ngunit pinagagaan nito ang kapaligiran tulad ng isang banayad na simoy ng hangin na nagiiwan sa mga nakapaligid sa kanila na nakakaramdam ng kasiglahan at refresh. Ang nakakahawang positivity ng mga introvert ay hindi lamang tungkol sa kanilang kilos, kundi pati na rin sa ripple effect na nililikha nito. Ang kanilang kalmado at optimistikong outlook ay maaaring makaimpluensya sa emosyonal na klima ng isang grupo na nagbibigay inspirasyon sa iba na magpatibay ng mas positibong pananaw. Para bang ang mga introvert ay may invisible touch na nagpapasigla sa mga tao at nagpaparamdam sa mga collective na karanasan na napakasaya. Sa isang mundo na kadalasang binabahan ng ingay at negativity, ang positibong enerhiya ng mga introvert ay namumukod-tangi. Parang isang beacon na pinagmumulan ng solace, emotional recharge na nagpapasigla at nag-o-optimize sa mga tao. Ang positibong enerhiya ng mga introvert ay lumilikha ng isang pakiramdam ng euphoria. Isang pakiramdam na kahit nasa harap ng mga hamon sa buhay, ang lahat ay panandali ang napupunan at nagniningning ng positivity. Number 3. Attention. Ang mga introvert ay deliberate sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Sa mga pag-uusap ay meron silang kakaibang paraan ng pagpaparamdam sa iyo na ikaw ang tanging focus ng kanilang atensyon. Sa isang mundo na kadalasang napupuno ng paggagambala, ang regalo ng undivided attention ng mga introvert ay nagiging isang mahalagang commodity at ibinibigay nila ito ng bukas palad. Ang undivided attention na ito ay hindi lamang isang pakikipag-ugnayan sa mababaw na antas, ngunit isang malalim na pag-uugali ng pakikinig at presensya. Ito ay isang nakakainganyong karanasan kung saan ang mga introvert ay tunay na nakikinig sa iyong mga salita, emosyon at mga banayad na pahiwatig. Ang nakatutok na atensyon na ito ay lumilikha ng pakiramdam ng pagiging tunay na nakikita at naririnig na nagpapatibay ng malalim na koneksyon. Sa isang lipunan kung saan nagiging karaniwan na ang multitasking, ang rarity ng isang taong nag-aalok ng kanilang kompletong focus ay napakabihira.
Ang kakayahan ng mga introvert na ganap na naroroon sa sandaling ito ang nagpapataas sa kalidad ng pakikipag-ugnayan na ginagawa itong parang isang nakabahaging paglalakbay ng discovery. Ang epekto ng undivided attention ay nag-e-extend ng higit pa sa agarang pag-uusap. Ito ay nagpapalakas ng pakiramdam ng pagpapatunay at kahalagahan na nagpapahusay sa pangkalahatang emosyonal na karanasan kasama sila. Sa attentive na espasyong ito, nadarama ng mga individual na naririnig sila at nauunawaan. Lumilikha ng isang malalim na pakiramdam ng emosyonal na koneksyon. Number 4, mabagal. Sa mga introvert, walang nagmamadali at mabilis ang pace na kadalasan nakikita sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang deliberate na pagpili ng mga salita at ang thoughtful na proseso nila ang nagpaparamdam sa iba na ang oras ay bumabagal, na nagbibigay daan para sa isang mas malalim at makabuluhang mga pagpapalitan. Ang temporal na paglawak na ito ay hindi lamang tungkol sa bilis ng pag-uusap. Ito ay umaabot sa pangkalahatang karanasan ng pagiging nasa sandaling ito. Ang mga introvert ay may paraan ng ganap na paglubog ng kanilang sarili sa kasalukuyan na lumilikha ng isang shared space kung saan ang oras ay tila nawawala ng pangangailangan ng madali ang pagkilos. Sa hindi nagmamadaling kapaligirang ito ay may kamalayan ng komunikasyon na nagpapatibay ng mas malalim na koneksyon sa pagitan ng mga individual. Ang pakiramdam ng pagbagal ng oras ay maaari ding maiugnay sa kalmado at nakatutok na presensya ng mga introvert na individual. Ang kanilang composed na kilos at attentive na pakikipag-ugnayan ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan nawawala ang mga distraction at ang mga sandaling magkasama ay nagkakaroon ng timeless quality. Ang binagong perception ng oras na ito ay nag-aambag sa pakiramdam ng pagiging magaan kapag kasama ng mga introvert na individual. Ito ay isang pag-alis mula sa mabilis na kalikasan ng pang-araw-araw na buhay na nag-aalok ng reprieve at isang pagkakataon upang ma-enjoy ang kayamanan ng kasalukuyang sandali. Number 5, conversations. Ang pakikisalamuha sa mga introvert ay kadalasang parang lumalampas sa karaniwan, nag-aalok ng kakaiba at enriching na karanasan na walang katulad. Ang mga introvert ay nagtataglay ng malalim na pag-iisip at isang nasusukat na diskarte sa komunikasyon na nagtatakda ng kanilang mga pag-uusap. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga salita na kanilang pinipili, ngunit pati ang mga puwang sa pagitan, ang mga paghinto, ang mga pagmumuni-muni at mga hindi nasasabing mga nuances. Ang mga elementong ito ay nag-aambag sa isang dialogo na parang isang paglalakbay sa mga teritoryong wala sa mapa, kung saan ang bawat palitan ay may potensyal para sa malalim na mga insights. Ang mga pakikipag-ugnayan sa mga introvert ay isang pag-alis mula sa makamundo at nakagawian. Meron silang paraan ng paggalugad ng mga paksa na may kakaibang pananaw na nagpapakilala ng mga novel na ideya. Ang mga pag-uusap na ito ay lumilikha ng isang mental na tanawin kung saan ang mga hangganan ng konbensyonal na pag-iisip ay itinutulak at ang mga bagong larangan ng pag-unawa ay nagbubukas. Sa diskurso ng mga introvert ay kadalasang merong pakiramdam ng malalim na pagpapalagayang loob. Number 6, detalye. Kapag ang iba ay nakikipag-ugnayan sa mga introvert, ang kanilang sensitivity ay malamang na nakakahawa. Para bang sila ay nagsisilbing gabay na naghihikayat sa mga nakapaligid sa kanila na magdahan-dahan at pansinin ang mga pasikot-sikot na kadalasang hindi napapansin sa pagmamadali sa pang-araw-araw na buhay. Sa piling ng mga introvert, merong imbitasyon na pahalagahan ang kagandahan at ang karaniwan. Ito man ay ang banayad na paglalaro ng liwanag at anino, ang mga maselan na tunog na nakakatakas sa mga kaswal na atensyon, o ang hindi napapansing mga texture sa paligid. Ang impluensya ng mga introvert ay naguudyok ng pagbabago sa pag-unawa, katulad ng pinahusay na karanasan sa pandama. Ang pagsama sa kanila ang nagbibigay daan sa mga individual na makakita, makarinig at makadama ng mas matalas. Sila ay nagiging isang katalista para sa pag-iisip. Ang pagbibigay pansin sa kasalukuyang sandali na may banayad na panggigiit na nakatuon sa mga banayad na detalye ay may saligang epekto. Ang pag-angkla ng mga tao sa ngayon at pagtaguyod ng malalim na koneksyon sa kanilang kapaligiran ay isang nakakainganyong karanasan kung saan ang makamundong pagbabago ay nagiging kakaiba sa ilalim ng impluensya ng mga introvert. Number 7, maginhawa. Ang mga introvert ay nagiging isang beacon ng pagiging positibo. Ang kanilang mga salita at kilos ay sumasalungat sa mga panloob na makikibaka ng mga individual. Nag-aalok ng isang pagpapawalang bisa mula sa pagpuna sa sarili at pagtatanim ng isang pakiramdam ng pagmamalaki sa mga natatanging katangian ng isang tao.
Ang kakayahan ng mga introvert na gawing maganda ang pakiramdam ng iba tungkol sa kanilang sarili ay lumilikha ng ripple effect. Nakaka-impluensya sa mga individual na direktang nakikipag-ugnayan sa kanila at sa mas malawak na social dynamic. Ang positibong enerhiya na nabuo sa pamamagitan ng mga pagpapatibay na ito ay nagsusulong ng isang sama-samang kapaligiran, kung saan ang lahat ay hinihikayat na yakapin ang kanilang mga lakas at ipagdiwang ang kanilang pagiging natatangi. Kaya ang affirming na impluensya ng mga introvert ay pinagmumulan ng emotional elevation na nagpapadala ng pakiramdam na tunay na pinahahalagahan at ina-appreciate. Sa kanilang presensya, nasusumpungan ng mga individual ang kanilang mga sarili sa isang maliwanag na ilaw ng mga paninindigan na malalim na sumasalamin at nag-aambag sa isang positibong pakiramdam ng sarili. At number 8, pagtanggap. Sa isang mundo kung saan ang paghuhusga at pagpuna ay maaaring lumaganap, ang hindi mapanghusgang katangian ng mga introvert ay parang sariwang hangin. Ang kanilang presensya ay parang isang santuario na nag-aalok ng isang puwang kung saan maaaring ipahayag ng sinuman ang kanilang sarili nang hindi natatakot na masuri o mahusgahan. Ang kawalan ng paghuhusga na ito ay lumilikha ng kapaligiran ng emosyonal na kaligtasan na nagpapaunlad ng pakiramdam ng kalayaan at pagtanggap sa sarili. Ang mga introvert ay kadalasang may ugali para sa pakikinig ng hindi nagpapataw ng mga opinyon o mga pagkiling. Ang pagiging tunay na ito ay nagiging isang magnet na humihila sa iba sa isang espasyo kung saan maibabahagi nila ang kanilang mga iniisip, damdamin at mga karanasan ng walang bigat ng paghatol. Ang pakiramdam na naririnig at naiintindihan ng walang bigat ng pagkontena ay katulad ng pakiramdam ng kaluwagan at pagpapalaya. Ang hindi mapanghusgang presensya ng mga introvert ay nakakahumaling dahil pinapayagan ito ang mga individual na bitawan ang mga maskara na madalas nilang isinusuot sa isang mapanghusgang mundo. Hinihikayat nito ang pagiging tunay na ginagawa ang kumpanya ng mga introvert bilang isang lugar kung saan tinatanggap ang kahinaan sa halip na pinupuna. Ang pagtanggap na ito naman ay lumilikha ng pakiramdam ng koneksyon at pagtitiwala na lubos na kasiyasiya. Shoutout sa mga nag-comment last upload ng mga gawi na humahasa sa utak ng mga matatalinong introvert. Shoutout kay Mary Ann Panya. Sabi niya, "Hello po sir, puno na po ng mga downloads ang CP ko dahil sa mga uploads niyo sir. Kasi po parang story ko lahat eh. Dati puro sa tarot card reading po ang pinagkakaabalahan ko. Pero ngayon hindi na po. Dahil sa mga uploads niyo po, palagi ako nakikinig habang may work po ako. Sir, natutuwa ako kasi po natanong ko din kung paano gumalaw ang mundo, bakit may lindol. Mga mahirap na tanong po ang pabalik-balik sa isip ko." A shoutout din kay Nirisa Malapit, Emma Villanueva, Wilbert Vale, Nisil Shane Tumulak, Shanine Tumulak, Sean Claude Tumulak at kay Pax Tumulak. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Ang pagiging malapit sa mga introvert ay maaaring maging katulad ng pag-inom ng ilang mga gamot dahil sa malalim na pakiramdam ng pagiging kalmado at introspection na nakaka-inspire. Ang kanilang tahimik at mapanimdim na kalikasan ay lumilikha ng isang mapayapang kapaligiran na nagpapahintulot sa iyong isip na bumagal at tumuon. Katulad ng mga nakakapawi ng pagod na epekto ng ilang mga gamot na nagbabawas ng overstimulation. Ang oras sa mga introvert ay maaaring mapahusay ang iyong kamalayan sa sarili dahil ang kanilang presensya ay kadalasang nag-aanyaya ng mga maalalahaning pag-uusap o komportableng katahimikan. Ang pagbabagong ito ng enerhiya malayo sa kaguluhan at patungo sa katahimikan ay parang epekto ng mga gamot na nakaka-relax na tumutulong sa iyong mag-relax at mag-reset sa natural at nakaka-preskong paraan. Alam mo ba na may ginagawa ang mga introvert araw-araw para lalo silang maging matalino? Panoorin mo sa video na to.